Wala kasing buhabangga kay Tevez na yan eh. Useless, maglagay tayo ng mga langgalagay ng polis. Mga talawa naman. Ang kailangan Syria, isa sa requirement sa Negros, henceforth, matapang at kayang lumaban sa mga sindikato na yan. Sa totoo lang, sir, may personal assessment na ito, sir, no? Kaya yung Negros, medyo siga ka, pati nga yung anak. Kasi wala kasing, sa totoo lang, aamin natin, no? Kaya nga itong bagong PD natin, sinabihan ko yan bago siya nag-report doon. Ipakita mo na matapang ka. Wala kasing buhabangga kay Tevez na yan, eh. Sa totoo lang, sir, yan ang dahilan bakit yung mga tao, takot sila kasi walang, yung mga official natin, medyo, kaya ako sir ngayon, I will suggest to the Chief PNP, lahat ng ilalagay natin dyan, mga station commander, mga battalion commander, or yung PD, dapat matapang at kayang banggain yung mga sindikato na yan. I suggest. Kasi useless, maglagay tayo ng mga langgalagay ng polis, mga talawa naman. Ang kailangan Syria, isa sa requirement sa Negros, henceforth, matapang at kayang lumaban sa mga sindikato na yan. Pwede ba? Yung suggestion ko sa mayor. Huwag kang mag-alala. Pwede ba ikaw ang DCO ngayon, di ba? Yes, sir. Your DCO. Isiwan ka ng order na DCO ka na, can current RDPRO 7 ka, can current PD Negros Oriental pa. Para tingnan natin kung hanggang saan yung abilidad ng mga TVs na yan. Sir, okay na ako sa DCO, sir. Ha? Okay na dyan? Ayaw mo nang mag-away si supervise the RD. And of course, lahat ng mga opisyal na ilagay natin dyan, pati yung mga mismong police na ilagay dyan, dapat, sir, matatapang. Matatapang at may bayag at hindi magpapasilaw sa pera. Kasi matapang yan ngayon pag-start. Maya-maya, litero, noopera ng pera, lalambot din yan. Dapat yung may mga prinsipyong pulis ang ilagay natin dyan. At marami tayo dyan. Marami tayong pulis na ganyan. Huwag ka mag-alala. We are not short-handed pagdating sa ganung klaseng mga pulis. Please, sir. Say, Senator Jingoy muna. Sandali lang. Senator Jingoy, your recognition. Sir. Yes. Go ahead. You have the floor. Pwede magtanong kay si General, ano pangalan ni General? Stomo. Mr. Jay, ano pangalan ng General? Yung nagsasalita? Huh? General Stomo? Jonel, sir. Jonel po. Pwede pa kay focus kay General Stomo yung camera, please. Camera, focus kay General Stomo. Hindi na ito pang PD ng Negros Oriental, ha? Pang chipinpin na ito. Hindi na yan patatanggap ng PD ng Negros Oriental. Yan si General Stomo. Basta kalbo, matatapang yan. General Stomo, sabi mo kanina, kakausapin mo si Chief PLP para mag-assign ng mga matatapang na pulis dun sa Negros Oriental. Tama po ba ako? Sir, yan po aking personal na sir. Kaya, dahil nga, ako'y naawa na rin dahil lagi sinasabi ni Senator Bato, puro na lang pulis, parang hiyang-hiyan na rin ako sa sarili ko, sir. Kaya yan ang aking suggestion sa Negros, sir. Dapat ang mailagay natin ng mga officer dyan, mga pulis, kahit pa paano, para sa bayan. Hindi yung takot sa mga sindikato. So inaamin nyo, General Stomo, lahat yung mga naka-assign dati sa Negros Oriental, panay mga duwag? Panay mga nawawala, duwag, panay duwag, you mean to say? Senator? Ibig sabihin, General, kung gusto mong i-suggest kay Chief PNP na panay matatapang na pulis ang ilalagay mo rin sa i-appoint doon sa Negros Oriental, na ibig sabihin, panay duwag yung mga pulis na na-assign noong araw. Tama po ba ako? Hindi ko po masabi, sir, na sila yung mga duwag. Kaya po sila tinanggal doon po, sir, kasi nga, merong may assessment na itong mga pulis ay hindi na sila nagtatrabaho. Kumbaga,
may ano dyan sir, may intelligence report dyan na yung mga police doon, since taga roon, in short, ayaw na lang madamay dahil nga very very glaring na, very clear na yung ano sir, yung ginagawa ng mga, sabi nila, ng mga Tevez, na sila na parang hari dyan sa Negros. So, ang ginawa natin si dyan, kaya ang dahilan, napadala tayo ng special action force dyan para reinforce dun sa mga bagong pulis na nilagay po natin sa Negros, sir. At of course, pinalitan natin yung PD, bago ang provincial director dyan, si Kel Resento, at sabi ko nga sa kanya, ang guidance ko sa kanya, sir, is mag-iingat ka, magdala ka ng tao mo, kasi iba yung babanggain mo. Yan po ang guidance ko sa kanya, sir. Kaya, si palagi ko naman si Resento, sir, eh, ano, sir, mag-perform yan para banggain niya ang mga sindikato dyan. Can you remember, Colonel, Major, then Major Espinedo, when I was the chief PNP? Yes, sir, yes, sir. I know him. Inassign ko sa pinaka drug influence area doon sa Usami City. Look, what happened to Usami City ngayon? Napaka-peaceful na. Depende lang yan sa commander, ilagay mo doon. At suportahan mo. Pag dinala mo doon, suportahan mo. Si Espinedo, pinadala ko doon. Pinadala ko na maraming baril. At sino yung gusto mong taong dalhin? Dalhin mo. Pinadala ko doon. That's how you support your people. Tingnan mo kung hindi yung mga drug lord doon ng mga politiko, di ba, ubos. Ganun lang. That's how we deal with the situation. Extreme situation requires extreme measures. So, ganun. Sige. Yes, you still want to continue, Senator Jinggoy? Okay na, Senator Boto. Ito bang si General Espinedo ba? Retired na ba siya or still in active duty? Nasa active ba? Nasaan si Espinedo ngayon? Nandoon sa somewhere in Eastern Visayas, Region 8, nandoon si Espinedo ngayon. Maybe we can suggest to the Chief PNP to assign him in Negros, in the province of Negros Oriental. Yeah, actually, Senator Jinggoy, hindi lang naman si Espinedo ang ganun. Tama na muna yung Espinedo doon at marami na siyang kaso na kinakaharap ngayon. Maghanap muna tayo ng iba pang matapang dito na kakain ng kaso. Naawa rin ako kay Espinedo. Kaliwa kanan ang kaso na hinaharap niya ngayon. Kaya alam ko mas marami pang mas matapang kay Espinedo dito na mga kernel, mga major natin. It's about, kung lang, lagay mo doon, suportahan mo. Ganun dapat gawin nyo. Yun lang, Senator Jinggoy.